What's up mga kaulap? Welcome sa ating YouTube channel ulit. Ngayong araw na to is magbubulak tayo. Meron tayo ditong ati na okay pa naman yung coil, pero yung bulak medyo pangit na, kaya ang ibubulak natin ano? Scottish. Bukan natin bulakan to. I-re-ready ko lang yung mga kailangan, mga gagamitin, tapos yung mismong bulak. So, isa pang hipak. So, ang kakailanganin natin sa pagre-recotton ng Scottish roll is gunting, tsaka squeezer, tapos bulak, kailangan din natin ng mold, tsaka juice na pambasa natin sa ano, sa bulak. Itong coil natin, itong atomizer natin, nalinis ko na kanina. So, bulak na lang re-ready natin. So, ganitong gagawin natin sa bulak. Tatanggalin natin yung unang layer. Tapos, sa kabila, tanggalin din natin yung isa pang layer. Yan. Kasi ito yung matigas eh. Yan. Tapos, i-spread out lang natin siya ng ganyan. Yan. Spread mo lang ng ganyan. At hanggang sa parang maging see-through na siya. See-through. Yan. Yan. Ang advisable lang dito na cotton dito sa Scottish roll is yung pad. Kasi may mga nabibili na tayong mga parang nakabilog na siya. O kaya nakakat-cut parang sa cotton bacon, mga ganun. Hindi advisable yung mga ganun. Itong mga pad lang talaga. Yan. Tapos pagkaganyan na siya, yan, parang citro na. Yan. Tatanggalin lang natin itong medyo makapal sa gilid. Yun. Yung iba ginugupit-gupit pa eh, pero sa akin, hinihila-hila ako na lang. Yan. Yan. Tapos, siguro hahatiin natin to kasi dual coil yung una natin eh. Yun. Tapos, kaya siya Scottish roll kasi iro-roll mo lang siya ng ganyan. Yan. Yun. Tapos, papakiramdaman mo na lang kung makapal ba siya o sakto lang. Ang ano natin, 3mm guide. Kaya, papakiramdaman mo lang kung sakto na yung kung pasok ba siya dito sa coil natin. Ito mukhang pasok naman to. I-roll din natin tong isa. Pero roll mo lang siya ngayon. Parang babarit lang ng pia. Yung piang Shanghai. Mga may birthday dyan. Parang ganito lang. Yun. Tapos, yan. Parehas sila. Kapal. Pagka okay na yan, papaliitin lang natin yung dulo para pumasok sa coil natin. Iikot mo lang siyang ganyan. Yan. Tapos yung isa. Yun. Okay. Ginagawa ko dito para madali. Nilalagay ko sa mold. Pero sure muna natin nakapatay. Yun. Kasi kapag ka-accidenting na fire mo yan,
tapos hindi pa basa yung cotton, sunog agad yung cotton natin, hindi pa natin nagagamit. So ayan, pasok natin. Ayan, tapos ikot mo lang. Ayan, o kaya ilayin mo naman. Ayan, sa kabila ganun din, same process, pasok mo lang. Pagpasok, hila. Yun. Yan. Tapos, gamit yung gunting. Sakto lang. Saktong mapapasok natin siya dito sa parang yung mapapasok natin siya dito sa pinaka-well ng dildek natin. So, siguro para sa akin hanggang dito. Yan. Tapos, ganun din kaaba sa kabila. Yan. Hilay natin ng konti. Medyo lamang ng konti ito eh. Yun. Tapos, gamit tong squeezer, ipaplop lang natin siya dito. Parang gagawin siya, gagawin natin siyang fluffy para yung pagsipsip niya ng juice magandang maganda. Kusang pumapasok yung juice sa loob. Ayan. So, supply lang natin siyang ganyan. Actually, fluffy na to kasi Scottish yung inano natin eh. Parang inunat-unat na natin yung bulak kanina. Pero sa akin, ginaganto ko pa rin. Kahit Scottish na yung ano ko. Yan, siguro okay na yan. Yan. Yung iba, ginugupit. Ginugupit yung, eto, ginugupit. Ginugupit na ganun. Dito sa may ano. Pero sa akin, binubunot ko. Para mabawasan ng konti. Kanya-kanyang paraan lang naman yan. Hindi namang kailangan gayahin mo ng gayahin. Pwede ka rin mag-invento ng sa'yo paraan. Maiba naman. Ngayon, ayusin mo lang siya. Yan. Pagka maayos na, pasok na natin dito sa wedding. Yan. Simpa pula. Kabila. Tapos tong kabila. Yun. Tapos sure lang natin na medyo fluffy yung ano. Yung parang paumbok niyang ganun. Kasi dyan tayo naglalagay ng juice eh. Ayan. Tapos, sure lang natin na walang iipit dito sa pinakatakip ng ate natin para maganda yung pagsara. Ayan. Ayan. Okay. Okay na. Bilis. Ngayon, lalagyan na natin siya ng juice. Yun. Huwag tayo mahihiyang maglagay ng juice. Para hindi agad-agad masunog yung ano natin. Yung bulak, yan. Yan. So, daming ano. Daming nasipsip na juice. So, talagang maganda rin tong Scottish roll na to. Kasi ang dami na niyang nakuha ang juice eh. Ayan. Subukan natin ipahit. Bubuksan muna natin to. 1, 2, 3, 4, 5. So, ayan. Bukas na. Then, ipapire natin siya. Ohm reading. Resistance reading 25.25. Firing at 60 watts.
Ayun. Ganda. Ganda ng ano niya. Ayun, oh. Suwabe, suwabe. Oh, ganda mga paps. So, Scottish roll. Ganun lang kasimple. Tatakpan na natin tataas. Ika-cloud check natin. So, balikan ko kayo ulit. So, ayan yung Scottish roll. Ika-cloud check natin. Ayan, grabe. Grabe yung clouds. Tapos yung, ano, siguro naka-apat, lima na akong hipak. Basang-basa pa rin yung ano. Ramdam na ramdam mo pa rin, basa pa rin yung cotton. Titignan natin yung cotton. Ayan, basang-basa pa rin yung cotton. Ayan. Try pa natin isang beses. Isa pa. 0.25 firing at 50 watts, taasan natin ng 60 watts. Yan. Firing at 60 watts. Grabe. Halimaw to. Ayan. So, Scottish roll. Thank you.